sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa topic na atin pong diniskas kahapon. Kung kayo po'y nanood ng amin pong forum na ginawa kahapon ng ilan sa ating mga kaibigang pastor, ay napag-usapan yung kahalagahan po ng pagtotoo ng pansin sa church growth movement. Ano po, mahalaga ho ba talaga yung numero, yung bilang? Kasi po mga kapatid, ito po yung focus ng mga simbahan ngayon, yung pagpapalago, pagpaparami. At siguro po nakita naman ninyo kahapon sa ating pag-aaral na we are not against, na po, hindi po tayo tutol sa paglago. There is a natural way for the church to grow. Sabi nga, a healthy person will eventually grow, katulad ng halaman. Sabi nga ng Biblia, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagbibigay ng pagbubunga. So, naniniwala po tayo na there is really a growth process na nangyayari. And growth is a process. Pero ultimately, ang nagpapalago ay ang Diyos. No po? Kahit ano pong gawin nating tumbling, hindi po nakasalalay yan sa karunungan ng tao kung hindi ito ay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito po yung pagtutuunan natin ng pansin sa topic po natin ngayon umaga, the danger of focusing on numerical growth. So may danger po pala, no po, kapag ang simbahan ay nakafocus na lang doon sa kagustuhan niyang ito ay mapalago. So, sa mga susunod na mga araw, we will focus on the church growth phenomenon. Po, yung church growth movement. At papahapyawan ko na po ito ngayon, konting history po tayo, saan ba nagmula at kanino nagsimula itong church growth movement na ito. At paano ba ito naka-influensya, hindi lamang sa Amerika, sa Canada, o sa North America, kung hindi sa buong mundo, even to the Philippines. Alam niyo, ang Pilipinas wala pong ginagaya kundi Amerika. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung ano nangyayari sa spiritual, kung ano ang spiritual condition ng buhay ng Amerika, ganito rin po ang Pilipinas. Naglitawan po yung mga pastor ng Pentecostal dito sa Amerika, naglitawan din sa Pilipinas, pinagagaya. Nauso po yung mga nagugugulong, nagtatatumbling at nagihihiyaw, yung mga laughing in the spirit dito sa Amerika, ginaya po niya sa Pilipinas. So lahat po, si Michael Jackson sumikat dito, ang daming Michael Jackson sa Philippines. Kung anong uso rito, ginagaya ng Pilipinas at dinodoble ng Pilipino ang panggagaya. Pasensya na po kayo, Pilipino pa rin ho ako. Pero ganun po tayo eh, ang galing nating kumopya. Ang galing nating mag-copy-paste. Kaya maging ang simbahan ngayon ay nakatuon doon sa kung anong uso, kung anong fad, kung ano yung pwedeng kopyahin. Pangit nga misang tanggapin, pero ito po yung isa sa realidad. So, saan nagsimula yung church growth movement na yan? So, short history po tayo. The church growth movement in the United States started with Donald McGovern. I don't know if you have heard of this pastor. Ano po? Ito po isang missionary. Nabuhay po siya noong 1897. Namatay po siya noong 1990. At he is considered to be the founder of the modern church growth movement. If you want to search on Google kung sino si McGovern, makikita niyo po siya. At siya po ay third generation missionary to India for the Disciples of Christ. Yan po yung kanyang kinaanibang relihiyon. At naramdaman niya yung tawag ng ministeryo, bumalik sa India sa missionary while studying law in the United States. So, the church growth movement actually arrived in the United States noong 1961. Ulitin ko, 1961. Nang si McGovern, ito pong si Donald, ay nag-establish ng
Institute for Church Growth. So, ginawa po niyang paaralan yung pagpapalago ng simbahan. At ito po ay itinatag sa Northwest Christian College in Eugene, Oregon. At ito po, sila yung pioneer sa bagay na ito. Pioneer sila sa church growth movement. At marami po ng mga pastor, Baptist, Methodist, at iba pang mga evangelical denominations na yon, noon, ang medyo disappointed sa mabagal at sa unti-unting pagkaubos ng kanilang mga kaanib ng simbahan, and naka-attract sa kanilang attention ang movement na ito na ginawa ni Donald McGovern. So, 4 years later, McGovern and his colleague, si Alan Tippett, I don't know kung narinig nyo rin itong mga pangalang ito, hindi po sila mga sikat, pero take note kung ano yung mga nangyayaring church growth movement ngayon, nag-pioneered po itong mga ito. Ano po? Sila po yung mga naging pangunahin sa church growth movement sa Amerika. So ito pong si McGovern at si Tippett, they moved to Pasadena, California, where they launched the School of World Mission. O yung World Mission, mga kapatid, sila ang founder niyan. Yung World Mission at Fuller Theological Seminary. So it became known as the Church Growth Movement led by McGovern, no po, at sina Peter Wagner at kung sino-sino pa ng mga pastor. Kasama na dyan sina Rick Warren, itong mga bago na po at kung sino-sino pang mga pastor. So ano po ba ang Church Growth Movement? Siguro po mas maganda kung pagtuunan ko ito bukas, no? Nang mas mahabang pag-aaral, introduction lang ito, sa short history lang ito ng Church Growth Movement. Pero gusto ko pong ipakita na itong Church Growth Movement na ito, ang focus nito, or the main focus of the movement, was on numerical growth with the suggestion that if you weren't growing numerically, you were failing as a church and as a pastor. So ito yung main focus. Kapag daw ang simbahan ay hindi lumalago sa numero, then it is a failure on the part of the church and on the pastor. So gusto ko pong sasabihin sa inyo mga kapatid na hindi po ako tutol sa numero. Kasi po ako bilang pastor, I also want the church to grow. And if you will search my heart, I want a church that is growing. But the thing is, what can I do to make the church to grow? Ngayon, kung ang magiging goal at gawain ko bilang pastor ay isakripisyo ang mga importanteng bagay pagdating sa church growth, maaaring magkamali ako. Kasi po, ang tanong ngayon pastor, di ba ang ultimate goal ng church ay Matthew 28:19-20, which is to go, no, in all nations and preach the gospel of the Lord. So, hindi ba yun ay growth? Hindi ba yun ay pagpaparami ng bilang? Hindi ba kapag ikay nangaral at marami kang napangaralan at maraming nanampalataya, ikaw ay lalago sa bilang? Mga kapatid, dalawang klase po ang pananaw dyan sa pamamahayag ng Ebanghelyo. Natalaki po ito ng Pastor Michael Maines kahapon. The preaching of the gospel is the preaching of the good news, mabuting balita. At ang mabuting balitang ito, pag ipinahayag, ang mga makakakilala at makakaintindi, makakaunawa, ay mga tao na tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nakadepende ito sa kung anong tanaw mo sa iyong doktrina ng kaligtasan kung paano mo gagawin ang pag-iebanghelyo. Kaya kung ang iyong paniniwala sa pag-i-evangelize mo, ikaw ang nangungumbinsi, ikaw ang kailangang, bumago ng puso ng tao para sila'y manampalataya, then it is your effort to do the evangelism.
At ito ang magiging focus mo, ito ang magiging intensyon ng buhay mo, katulad ng maraming mga simbahan ngayon. They focus more on the numerical movement para nga dumami ang bilang ng mga miyembro. So, ang pananaw, if you are not growing numerically, then you are a failure as a church and as a pastor. There are three main concerns concerning this. Na po, may tatlong bagay po tayong titingnan tungkol sa bagay na ito. Pag nag-focus ba ang simbahan sa church growth movement, Pastor Ruel, ay mali ito? Well, kayo na po ang humusga. Pangit naman sabihin na yung mga simbahan na nag-envision at nangangarap ng 1 milyon ay maling simbahan o masamang simbahan. Hindi ko naman po sasabihin ganon, no? Maaaring out of focus lang. Na kapag nagpipilit ka na maging 1 milyon ang miyembro mo, ay maaaring wala ka lang sa tamang direksyon. Ang mga leader ay hindi malinaw ang pananaw tungkol sa misyon at gawain ng simbahan, o masyado lang tayong naiinggit sa mga simbahan na lumalago at dumadami ang mga bilang. Yun lang yun. Aminin natin o hindi, maraming mga simbahan at mga pastor ang disappointed sa hindi paglago, kaya they will do everything they can to grow. I've been there. Nangyari din po sa buhay ko yan, na bakit hindi nga lumalago ang simbahan. Alam niyo po mga kapatid, naturuan ako ng Panginoon na hindi lalago ang simbahan hanggat hindi lumalago ang kanyang pastor. At saan dapat lumago ang pastor? Dapat lumago ang pastor sa pagkaunawa sa mga pagkilos ng Diyos at plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kung hindi, hahanap at hahanap ang pastor ng istratehiya, programa, papaano niya mapapalago ang kanyang simbahang dinedestinuhan. Kaya yung daw mga simbahan na walang tigil ng kahanap, taon-taon nagbabago sistema, taon-taon mayroong bagong programang ini-introduce, isa lang ibig sabihin nun, hindi nila nauunawaan at natatagpuan pa kung anong layunin ng Diyos para sa kanilang iglesia. So, ating pong pagtuunan ng pansin, ito pong three primary concern. Para because that I have with a focus on numbers. Three primary concerns that I have with a focus on numbers. Number one, its impact on churches. Two, its impact on pastors. And three, its impact on theology of the church. So tatlong bagay po ang naaapektuhan kapag ang simbahan ay nakafocus na lang sa numero. Ulitin ko, kapag ang simbahan wala nang pinag-uusapan kundi ilan ang convert, ilan ang nabautismuhan, ilan ang sumampalataya, no? Isa lang ibig sabihin nun, ang focus ng simbahan ay growth, growth, growth in numbers. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya pag ang mga pinag-uusapan ng mga pastore, ilan ang nabautismuhan mo? Ilan ang nanampalataya? Ilan ang napangaralan mo? Ilan ang nagtaas ng kamay? Ilan ang sumunod sa sinner's prayers? Pag ganun po mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun. Talagang ang focus ng simbahan ay numero. Yung bang tipong ang pastor kailangang mag-submit ng kanyang report sa kataas-taasang mga pamunuan, linggo-linggo, buwan-buwan, para ipaalam, ito na yung sumampalataya, ito yung aking nabautismuhan, ito yung mga kaanib ng simbahan. So, ibig sabihin po noon, ang focus po ng simbahang yon ay numero. Now, let us look this three primary concern. Impact on the church, impact on the pastor, and impact on the theology of the church. Unahin po natin yung impact on churches. Sa palagay niyo mga kapatid, ano pwedeng idulot nito kapag ang simbahan ay wala nang iniisip kung hindi ang numero? Wala nang iniisip kundi paramihin ang kanyang mga kaanib, paramihin ang mga miyembro. At ito na yung kanyang focus. Alam niyo po, having been told for quite some times now that numerical growth is the prime indicator of success,
maraming mga churches, they feel like they are a failures when they don't experience growth. I've been a pastor of one church. Wala naman po akong pinagpasturan kundi Unida. At ngayon hanggang ngayon, Unida po kami. Winnipeg, Unida Christian Church. Unida Christian Church of Canada. Wala po kaming binago sa amin pong mga turo. Wala po kaming binago sa aming mga aral na aking natutunan mula po pagkabata magpahanggang ngayon. Ito po yung stand ng simbahang aking kinalakihan. Hindi po ako nagbago. Marahil lang nagbago yung iba, pero ako, ito pa rin yun. Kaya Unida pa rin ako. At ito pong simbahang aking nakagisna na ito ay dumating doon sa punto ng pagka-disappointed. Bakit kamo? Kasi po, pagpasok ng dekada 80 sa aking observation, naglitawan itong mga F. Ano po? Naglitawan yung mga fellowship. CCF, GCF, Victory, Church of God. At itong simbahang Unida na kung saan sa Cavite ang pinaka-concentration, kasi doon po maraming mga simbahan, alam niyo po, kilalang kilala po ang Unida, lalo sa Imus. Wala pong lugar sa Imus na hindi nalagyan ng Unida. No? Kahit po sabihin nyo, magsabi kayo ng barangay sa ng baryo sa Imus, sigurado may isang Unida doon. At matagumpay po ang Unida sa gawain ito. No? Halos naabot po ang lahat ng parte ng Cavite ng pamamahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng simbahang Unida. Pero nung naglitawan po ang mga F na ito, naglitawan yung mga fellowship na ito, yung paglitaw ni Eddie Villanueva, na kung saan sikat na sikat, maraming mga miyembro, libo-libo ang mga kaanib, naglitawan niyang si Peter Tanchi, naglitawan po yung mga Victory na yan na nasa mall. Ang nangyari, itong simbahan na nandun at matagumpay na sa kanyang ministeryo, biglang nagbago focus. Nainggit. Nainggit sa mga naglalakihang mga gawain, nainggit sa uri ng mga kantahan, na dating umaawit ng himno, masayang umaawit lahat ng mga miyembro, ang mga miyembro on the top of their lungs and their voices singing the hymns for the Lord, tumigil na po doon at ginaya ang mga F na ito. Naglitawan po yung mga simbahan na na-convert sa desire to grow. Kasi nga po, anong nangyari? Because of this phenomenon, this church growth movement, ano pong ginawa nitong mga church growth movement na ito? Tumayo po sila ng kanilang mga simbahan sa gitna ng mga maliliit na evangelical churches na ito. Ano nangyari? Yung mga kaanib na hindi naturuan, mga kaanib na hindi nalaman kung anong doktrina ng simbahan, mga kaanib na hindi nalaman kung anong tinitindigan ng simbahan, naakit ng mga simbahang ito. Alam niyo po ang strategy, mga kapatid. Naalala ko nung araw, meron akong isang pastor ng World International o Word for the World. Yung Word for the World. Meron po ako nakausap na pastor noon. Ano po yung strategy nila? Sabi nila, ganito lang, simple na strategy namin eh. Ang strategy namin, pupunta kami sa isang lugar kung saan itatayo namin ang isang simbahang malaki kahit wala kaming miyembro, walang tao. Wala kaming tao. Basta meron lang kaming isang charismatic na pastor, meron lang kaming isang banda na magaling tumugtog, magaling magpakanta, rarenta kami ng isang magandang building, pwedeng mall, pwedeng malaking building para pagdausan ang gawain. Lalagyan namin ng karatulang World for the World. Word for the World. And then, ano susunod na gagawin? Mag-iimbita kami sa mga simbahan na nakapaligid. Iimbitahan namin sila sa isang gawain ng revival o gawain ng isang concert na pangungunahan ng aming banda. Mag-iimbita ng mga artista na magpapatotoo. And then, voila.
A church is born. Ngayon ang tanong, saan galing? Sa mga na-evangelize ba? Hindi. Galing ito sa mga simbahan na pinagkukuha ng mga church growth movement na ito. So, ang nangyari tuloy, itong mga maliliit na simbahan, katulad ng Unida, katulad ng mga evangelical na ito, nahabag sa kanilang mga sarili. Mamaya, we will focus that, no? Kung ano naging impact nito on churches. Naawa sila sa kanilang mga sarili. The result, ano naging resulta nito? No? The result is that many small churches suffer from low self-esteem. They see themselves as second rate, as having little impact, as not meeting the expectations of outsiders. Ito pong mga naglitawan ng mga church growth movement na ito, matitindi ang mga ginagawa, yung equipment sa sound system, ang gaganda ng tunog. Pag pumasok ka sa kanilang simbahan, ang gaganda ng mga upuan kumpara doon sa upuang matitigas o pews ng mga traditional church. Ang gaganda nga naman, individual, para ka nasa sinihan. So, ang nangyari tuloy, itong mga simbahan na to na maliliit, o kaya itong mga simbahan na walang air condition, mainit, na dati hindi naman issue. Na dati hindi naman problema. But because of this new concept of the church growth movement, nagkaroon ng matinding impact ito sa maliliit. At pakiramdam nila, sila'y kaawa-awa at kahabag-habag. Low self-esteem in a church is often caused by an emphasis on numbers, and ironically, the low self-esteem then results in even fewer people coming to the church. Ito po yung matinding impact sa church. And when that starts to happen, it becomes a vicious cycle. An emphasis on numbers, take note, causes low self-esteem, which in turn reduces the numbers, which then results in even lower self-esteem, which may result in even lower numbers. But the reality is that people don't invite other people to come to a church if they themselves aren't excited about being there. Tama? Kaya kapag low self-esteem na yung simbahan, low self-esteem na yung mga kaanib, mag-iimbita ka pa ba ng outsider? Ipag-iimbita mo pa ba ang simbahan mo? Ang tigas ng upuan? Ipag-iimbita mo pa ba simbahan mo? Yung mga singer, hindi ganun kagagaling? Ipag-iimbita mo pa ba simbahan mo? Yung inyong drum set, mga lata? Ipag-iimbita mo pa ba simbahan mo? Yung gitara nyo, ang pangit ng tunog? So, anong gagawin nyo yun na simbahan? Madi-disappoint. Sobrang disappointment. Gagawin ng lahat para ang simbahan nila makaabot naman kung hindi man makahabol kung hindi man abutin ang ginagawa ng mga F na ito. And that is what the churches are doing ngayon. Ginagaya. Nakikigaya. May simbahan nga akong kilala, Unida naman, nakiki-CCF. Kinokopya CCF. Yung mga pastor, CCF ang dating. Tinanggal ang pulpito, pinalitan ng cocktail table. Bakit? Nakikigaya. Pati yung pastor, hindi naman nakaka-English, English ng English, para maka-CCF. Naku, mga kapatid. Jologs na jologs. Para lang ho gayahin. At ito ang matinding impact. Bakit? Kasi hinahabol nila ang church growth, hinahabol nila ang numero. If the CCF can do it, we will do it. But most of the time, they fail. No? Ngayon, for the sake of argument, pastor, umuubra.
Nagtatagumpay, dumadami rin miyembro nila eh. Eh ang tanong, ano nagiging epekto nito? Sa paghabol ng paghabol sa numero, ano nagiging epekto nito? Marami naman sa ibang simbahan ang nahahabag sa kanilang mga sarili. Hindi makahabol at hindi makagaya. Ano po? An emphasis on numbers cause low self-esteem. If it was as simple as following a set of rules, then every church would grow, but it isn't. Tandaan po ninyo, numerical growth is affected by numerous factors, many of which are beyond the church control. Church need to pin their sense of value saan? On theological truths that are unmovable and certain, not on something that may not happen even when they do things that are right. Di ba kayo nagtataka? Bakit ito walang CCF sa Mindoro? Walang CCF sa Marinduque? Walang CCF sa mga isla? Eh, puro CCF naman nabanggit mo. Wag na GCF o Victory. Bakit yung mga yan nasa city lang? Bakit yung mga yan nasa sentro ng commerce? Bakit yung mga yan nasa business sector? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit walang mega churches sa Marinduque, walang mega churches sa Mindoro, walang mega churches sa bundok? Kasi wala yun sa kanilang agenda. Wala yun sa kanilang agenda. Pero yung mga simbahan ngayon, like yung mga simbahang maliliit, sa Arangin, sa Victoria, sa Pinamalayan, mga simbahang maliliit. Ano pakiramdam tuloy nitong mga maliliit na simbahan na ito? Sa ngayon, sa palagay ninyo. Dahil hindi nila naaabot yung mga numero na hinihingi sa kanila, hindi sila contributor. Hindi sila contributor. Ano tawag sa kanila ngayon? Parasites. Pakainin. Pasanin. At hindi sila kailanman magiging kabahagi. Kaya tuloy, kalaunan, dahil hindi nga nakakaabot, namumuhay na lang ang mga simbahang ito ayon sa pagkakakilala sa kanila. Pero mga kapatid, ano bang focus talaga ng simbahan? Churches need to pin their sense of value. Saan? Sa theological truth. Kaya malaki, kaya maliit, ito dapat ang focus. Hindi numero, hindi bilang, hindi number. Kung ganon, ibig pong sabihin, failure ang Maliksi Unida Christian Church. Naalala ko lang. Alam niyo po kung nasaan yung Maliksi? Yung Maliksi Unida, nasa palaisdaan inilagay na kapag panahon ng high tide, hanggang tuhod ang tubig. During worship service, hanggang tuhod ang tubig. Ano yun? Failure? May ilang mga mananampalataya doon na sumasamba kahit na panahon ng tagulan at kahit na high tide, nililinis ang mga pantalon at nananambahan. Hindi ba pwedeng tawaging ganun sila ka loyal at ganun sila ka faithful sa paglilingkod at sa pagsamba? Pero pagdating sa bilangan, kung anong contribution nila sa church growth at sa 1 million, kung may tinatarget na 1 million, ano contribution nila? Kaya ang gagawin, kapag pag-uusapan na ibilang, wala silang contribution. At ang mangyayari, pag nag-usapin na rin ng pagkakaloob at pagbibigay ng ikapo, wala silang contribution. Ano magiging resulta nito? Pagkaawa sa sarili dahil hindi sila nakakapag-contribute sa numero. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang impact sa simbahan ng church growth movement. Ito ang impact sa mga churches. Low self-esteem at yung feeling na sila
ay kaawa-awa. Eh, aminin man natin o hindi, pag ang pag-uusapan eh, simbahan ni Ed Lapis, simbahan ng CCF, air condition, ang ganda ng mga upuan, para kang nanonood ng concert. Tapos isimba ka pag Linggo sa simbahan na kahoy na plywood o yung mga plank lang ng kahoy na ginawang upuan, wala sandalan. Ano mararamdaman mo? Kaya pag naka-attend ngayon doon sa mga ganong simbahan, sasabihin, pareho naman pinapangaral eh. Komedyante rin yung pastor, katulad din ng pastor namin, mas magaling pa magpatawa yung pastor doon. Eh di doon na lang pupunta. Kaya kakainin nito yung maliliit na mga simbahan. Kakainin ng buo ng mga malalaking church growth movement na ito. And it is happening. Ngayon ang tanong, ano naman ang impact nito sa mga pastor? Anong impact sa pastor? Alam niyo po mga kapatid, the emphasis on numerical growth has had a devastating impact on pastors. Why? Kapag hindi lumalago, ano ang tingin ng mga leaders sa isang simbahang hindi lumalago? Ang pananaw nila, ang hina ng pastor. Failure yung pastor. Ngayon, yung mga miyembro ng konsilyo ng simbahan, ang akala, may magic si pastor at si pastor ang may kapangyarihan magpalago ng simbahan. Ano ngayon ang gagawin? I-request natin palitan si pastor. Dahil hindi lumalago ang simbahan sa isang taon, hihiling na ng ibang pastor. O mag-hire na ng ibang pastor. They have been fired from churches because the numbers didn't increase like everyone hoped they would when they hired them. They have felt like failures because they haven't been able to grow their church the way that the book, the seminars, the workshop that they should. Nagka-cutting edge, nag-G12, nag-kung ano-anong mga klase ng seminar para maabot ang 1 million. At pag hindi nangyari, sa kabila ng mga seminar na ito, lilipat si pastor. At si pastor, sa kabila ng ginawa naman, nag-G12 naman, sumunod naman, nag-cutting edge naman, eh wala rin. Ano mangyayari tuloy sa pastor? Ang malungkot, they become depressed because they are trying to do something that they are not equipped to do. They lose their passion because they feel that other people are judging them and they aren't living up to the expectations. Pag mga pastoral meeting, sasabihin, oh, yung misimbahan mo, ano ba nangyayari? Hindi naman lumalago. Kapag sumusunod ka sa cutting edge, oh, sa kabila nung ginagawa mo talaga assignment mo, sinusunod mo ba talaga yung prinsipyo itinuturo sa'yo? Nagdi-disciple ka ba? Nag-i-small group ka ba? Pag hindi naman, lalo na. Ayan, kaya hindi ka lumalago kasi hindi ka sumusunod sa sistema, hindi ka nagka-cutting edge, hindi ka, at kung ano-ano pa. So bilang pastor, ikaw ngayon, madidepress ka. Even if you try following the system that they are imposing, they lose their passion and they feel that other people are judging them and they aren't living up to the expectations. But perhaps, most serious of all, they are being asked to do something that isn't even what God told them to do. Lalo na po kung sablay sa kanilang doktrinang pinaniniwalaan. Lalo na po kung sablay sa theology na kanilang daladala. Dahil ang theology mo, kung naniniwala ka mga kapatid, na ang theology mo sa salvation ay monergistic na ang Diyos ang nagliligtas, eh maniniwala ka na kahit anong pangaral mo, may mga tao talaga na hindi ililigtas. Eh ang problema, itong mga church growth movement na ito,
Hindi ganun ang kanilang paniniwala. Ang paniniwala nila, ang tao, kailangan mong kumbinsihin, ang tao may kakayahang magdesisyon sa kanilang mga sarili, kaya ikaw, mangaral ka ng mangaral, sige, kulitin mo ng kulitin, dahil pagdating ng araw, mananampalataya rin yan. Kaya ang effort ng pangangaral, nandun kay pastor. Tamad ka lang, pastor, kapag hindi lumalago ang gawain. Kaya anong nangyayari? Disappointed si pastor, depressed si pastor. E subukan nyo kaya, kayo na magagaling. Sinasabi nyo mahuhusay kayo. Yung mga leader ng cutting edge na yan, nagsisipagturo, subukan nyo doon kayo madistino sa maliksi. At doon nyo i-apply yung inyong cutting edge. Huwag doon sa mga malalaki na. Subukan nyo i-dumistino kayo sa pasong buhaya. Hindi, maganda yung pasong buhaya. Maganda na yun eh, no? Almansa! Yung simbahang dinistinuhan ko, yung kinalakihan ko. O platinum! Meron bago yun, yung platinum. Subukan nyo doon kayo, yung magagaling na cutting edger na yan. Marami pong ganun eh, yung mga tuturo ng cutting edge, nag-G12. Doon kayo mag-G12. Doon yung subukan. Pero mga kapatid, nakakaawa yung mga pastor. Dahil hindi sila makahabol doon sa mga pinaggagawa ng mga church group, church growth movement na ito. Dahil labag sa kalooban nila ang sistema at pamamaraan. Dahil most of the time, puro karunungan at kaisipan na lang ng tao ang ginagamit para sa church growth movement na ito. Too often churches, in looking for a new pastor, ano hinahanap? They search for someone who is charismatic. They search for someone who is dynamic, who will be able to lead them to the promised land of numerical growth. Kaya mga pastor ngayon, ang qualification dapat, ano? Dapat komedyante ka. Dapat nag-joke-joke ka. Dapat charismatic ka. At hindi lang yon. Dapat magaling kang mag-declare, mag-claim, mag-command. Ito po yung sitwasyon. If they can find a dynamic young leader, they will be sure to attract more members to the church. The problem is that more often than not, this approach fails. Kaya, nakakaawa yung mga pastor. Kasi ito ang inaasahan. Ang inaasahan, itong simbahan ko magiging Hillsong. Itong simbahan ko magiging kagaya ni na simbahan ni Balano. Kilala niyo ba yung si Balano? Yung si Uriel Balano? No? Kapag maliit ang simbahan mo, wala. Palpak ka. Kailangan lumago. Kailangan milyon-milyon. Pera-pera. Nakakapangilabot. Kaya pag ikaw, pastor ka, wala kang kotse, wala kang sasakyan, mahinang nilalang ka. Kasi yung simbahan mo, mahinang nilalang. Mahinang klase. Ngayon po, ang usapan, paramihan ng miyembro, para ang pastor, hayay-hayay. Ang pastor ay marami ring pera. Sabi po sa isang comment ngayon, nabasa ko sa Facebook, wala na po ang gospel sa UNIDA, nakakalungkot. Ayan. Comment po yun, binasa ko lang. Ngayon, ang tanong, ito pa isa, anong impact nito on our theology? Impact on our theology of the church. Alam niyo po mga kapatid, for the past 50 years, church leaders have been told that they need to apply business principle to their churches.
Simula na lumito po yung church growth movement na yan, in-inculcate na po sa isipan ng mga leaders ng simbahan at sa simbahan mismo yung prinsipyo na kailangang i-apply ang business principle sa simbahan. If leaders will just apply those principles, their churches will succeed. The problem is, the church are not a business. The problem with this is the churches are not business. Uulitin ko, the churches are not business. And because they are not businesses, they have different values. Because they have different values, they need to operate on a different set of principles. Uulitin ko po mga kapatid, dahil ang simbahan ay hindi business, meron tong ibang values compared to the business. At dahil may ibang values ito, kailangan itong mag-operate ng ibang uri ng values kumpara sa business. Nakuha niyo po mga kapatid ang pinupunto ko. Ang nakakalungkot, ang mga leader ng simbahan ngayon, palibasa mga businessmen, mga manager dati ng kumpanya, mga matatalino sa business world, ang akala nila lahat ng pwedeng makakuha sa business world, ini-apply sa church. Even if you will sacrifice the theology. Eh mga kapatid, napag-aralan po natin kahapon yung paradox eh. Yung paradoxes ng church growth. Yung paradoxes ng church. Sa Biblia, if you want to be great, you need to be a servant. Eh hindi, ganun sa business. Hindi pwedeng servant ang pastor. Kailangan ng pastor ay manager. Siya yung captain of the ship. Siya yung nasusunod. Siya yung nagbababa ng vision. Kaya dapat si pastor, eh, meron nga akong mga simbahan niya, wala nang council, si pastor na lang lahat. Siyang nasusunod, he will do the decision. At itong mga blind, obedient members, pinahintulutan si pastor na ganun. Marami pong ganun, mga kapatid. Ang simbahan ay hindi negosyo na pwedeng mag-hire at mag-fire ng mga empleyado. Alam niyo po, kaya hindi uubra sa UNIDA itong sistemang ito. No? Ng sino po ang mga nabobola ng G12? Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, ang nabobola ng G12 ay mga miyembrong walang alam. Kaya yung mga, eto magalit na kayo, yung mga simbahang nasa G12, wala kayong alam sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kasi sunod lang kayo ng sunod sa mga pastor ninyo na para kayong mga tupang dinadala sa katayan. Subukan niyo pong mag-aral ng turo ng doktrina ng Biblia, makikita niyo na ang pinaggagawa ng pastor niyo sablay na sablay sa sinasabi ng Biblia. Lalo na sa turo at aral nito, na ang concentration na lang nila palaguin ang bilang at gagawin nila ang lahat ng paraan para lumago ang bilang ninyo. At tayo naman, syempre, gusto natin ng lumago, gusto natin ng dumami, kahit na sablay na ito sa doktrina, susunod lang tayo. Magkaiba ang values, mga kapatid, ng simbahan at ng negosyo. Kaya nga ngayon, ang pastor, hindi tinatawag ng pastor eh. Binabago na po ang mga pangalan. Ang pangalan niya yung life coach. Mga ganun, no? Pinipilit ipasok ang kultura ng mundo sa loob ng simbahan para baguhin ang dynamics ng simbahan. Ayaw nilang makaka-offend ang mensahe. They water down the gospel. Kapag makakasakit, babaguhin. They will change the menu. Dahil hindi gusto ng mga tagapakinig. Baka lumipat. Huwag kang magsesermon ng hindi pag-ibig. Nang hindi magbibigay ng kapayapaan. Nang hindi nakakatawa. Nang hindi nakakaaliw. Kasi baka lumipat.
ang mga miyembro. Kasi kailangan nating proteksyonan ang numero. Bawal maglapat ng disiplina. Hindi dapat. Huwag na nating disiplinahin. Kasi malaking contributor yan. Malaking negosyo yan at makakadagdag yan sa ating income. Pag may umalis na malaking pamilya, kawalan yan sa income ng simbahan. Kaya hindi maglalapat ng disiplina, hindi sasaway, hindi na mangangaral ng kasalanan, at aaliwin na lang ng aaliwin ang mga tao sa loob ng simbahan. Mga minamahal ng mga kapatid, magkaiba ang values ng negosyo. The New Testament uses a variety of word pictures. Tingnan niyo po ito. Ito po yung iba't ibang word pictures to help people understand how the church is to function. Paano ba dapat mag-function ang simbahan? Hindi po ito negosyo. Sa New Testament, ang simbahan ay ano? Family. The church is likened to a family with a focus on relationships. Now, compared to a family, kailan ba tinatawag ang pamilya na pamilya? Pwede ba nating tawagin pamilya ang mag-asawa tapos isa lang ang anak? Tama, di po ba? Pamilya yan eh. Pwede po ba nating tawagin pamilya ang mag-asawa na may 13 anak? Tama, pamilya yan eh. Kinumpara ng Diyos ang Biblia, o kinumpara ng Diyos ang simbahan sa Biblia bilang pamilya. Na ang focus ay relationship at hindi bilang ng dami ng miyembro ng pamilya. Naintindihan niyo po ang gusto kong puntuhin? Pangalawa, the church is likened to a bride with an emphasis on the love and commitment that should be part of all marriages. Kinumpara, ang simbahan ay ihahandog mo lang sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang asawa. At alam niyo po mga kapatid, kung ang intensyon ng simbahan ay ang pagiging asawa sa Panginoong Hesukristo, ang emphasis dapat nito ay ang ating Panginoong Hesukristo, pagmamahal sa Panginoong Hesukristo, commitment sa Panginoong Hesukristo, at ang mga bagay na gustong gawin ng Panginoong Hesukristo. Kapo, natalakay po yung sakramento. Kaya yung emphasis on the sacrament, importante sa Reformed theology. Pero sa church growth movement, hindi na importante ang sacrament. Para sa Reformed theology, ang sacrament ay ang mga pagkakataon na ang Panginoong Hesukristo literally ay nakakasama ng kanyang simbahan. Because that is the physical manifestation of the promise of Christ to be with the church. Sa tuwing itataas ang tinapay at iinumin ng saro, ay ipinapahayag ng mga mananampalataya ang kamatayan at ang pagkabuhay at ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Mahalaga yan eh. Pero ngayon, dinadownplay ang communion. Ang communion kahit sino pwede. Ang baptism, hindi na binibigyan ng malinaw na emphasis. Dalawa lang naman ang sakramento, pero mahalaga ito. Dahil ito po, mga kapatid, ay commitment of love ni Jesus sa kanyang simbahan. Do this in remembrance of me. Hindi na po yun ngayon mahalaga. Ang emphasis ngayon, ano? No, ang emphasis ngayon, basta masaya. Ang emphasis ngayon, everybody happy. Focus not on Christ, but on self. Theology of glory versus theology of the cross. Kung hindi niyo po ito naiintindihan, balikan niyo po yung pag-aaral ng Lunes. Dito po sa Tinig ng Pag-asa, tinalakay po ni Pastor Paulo Vasquez yung importansya ng theology of the cross
compared doon sa theology of glory, na kung saan ito ang emphasis ng mga simbahan ngayon. Sunod, the church is likened to a body. May diversity ng function. Ano pong ibig sabihin? Bilang katawan, hindi naman pare-parehas yan eh. Hindi ho ba? Walang franchise of church. And G12, franchise yan mga kapatid. Franchise. Walang iniwan niya sa network marketing. Business. Pero dito po, kinumpara ng Panginoon ang iglesia sa katawan eh. May kanya-kanyang function. May kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang kayang gawin. May diversity in function and its unity in purpose. Opo, ang purpose, ano? Ultimate purpose ng tao? To enjoy God and to give Him the glory. Kaya, ang tanong, kung ang purpose ng church is to give God all the glory, paano natin siya nabibigyan ng kaluwalhatian? Pag malaki lang ba ang simbahan ang siyang nakapagbibigay ng glory? Ano ba ang ultimate purpose ng church? To give God the glory that God deserve. Ang tanong, hindi ko ba siya pwedeng bigyan ng glory kung kami sampu lang? Hindi ba nakakatupad ng isang simbahang maliit sa pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Minsan nga po mga kapatid, nararamdaman pa natin ang katotohanan doon sa pagiging iilan sa bilang kaysa sa ubod ng dami na superficial. Nakuha niyo po ang gusto kong sabihin. Another thing, the church is likened to a building and its description of the many parts combining into a unified whole. Diyan ikinumpara ng Diyos ang iglesia. Likened to a body, likened to a building. And to the best of my knowledge, there is nowhere in the scripture where the church is likened to a business design designed for the purpose of producing a profit for the people involved. In fact, galit nga ang Panginoon dyan eh. Naalala nyo ba nang pinagsisipa ng Panginoon yung mga lamesa ay pinagtotoob dun sa templo? Kasi yung negosyo, hiwalay talaga yan sa gawain ng simbahan. Well, I'm not suggesting that businesses shouldn't produce profit. Hindi ko pa sinasabi na yung mga kapatirang may negosyo eh wag nang magnegosyo. Hindi po. I am not suggesting that. I am saying that while that is a legitimate purpose for a business to produce profit, it is not for a church. Alam niyo po ba mga kapatid, dito po sa Canada, isa sa na-appreciate ko rito. Dito po sa Canada, simbahan, di dapat nag-iipon ng pera. Kasi nire-report po eh. Dito sa Canada, napakaganda, lahat ng income ng simbahan, kailangan mong iulat sa gobyerno. Kailangan mong i-report sa CRA, Canada Revenue Agency. Kaya, kayo po mga nanonood sa Pilipinas, gusto niyo malaman kung magkano pera ng Winnipeg Unida? Gusto nyo malaman kung magkano pera ng mga simbahan namin dito? Search nyo lang sa Google. Ito po ang link. No? Hanapin nyo po yung charity o list of charities in Canada. Ayan. Pag limitaw na po yung site na yun, yung mga charity listing website, type nyo po ron Winnipeg Unida as list of charities. Tapos click nyo po yung Winnipeg Unida, makikita nyo po doon kung magkano gastos, magkano pumasok, magkano po yung natitirang pera, public document po ito. Kita nyo po. Kaya kami dito, hindi nakakapanloko. Kung magkano in-offering mo, may karapatang resibo kayo ibibigay. Bawat miyembro po, mga kapatid, nire-resibuhan ang offering. Bakit? Kasi na-i-file po namin sa income tax yung amin pong mga donation receipt. Kaya kayo mga nasa Pilipinas, hanapin nyo, i-google ninyo, list of charities in Canada, tapos hanapin nyo yung mga simbahan namin dito, Grand Prairie, makikita nyo po kung magkano ang pera. At ang simbahan dito,
at the end of the day, zero dapat ang budget. Kaya nga, balance yan eh. Kung magkano income, magkano gastos. Ganun po dapat. Hindi po nagpapayaman ang simbahan. Hindi po nagpapayaman. Magpaparami ng bilang para yumaman ang simbahan. Dito po galit na galit si Martin Luther. Yung mga pang-aabuso ng mga pare, ng mga obispo. Eh aminin man natin o hindi, yung mga pastor ngayon. Ganun na rin eh. Minsan po, kapag pumunta ka sa mga simbahang maliliit eh, ang basihan na ngayon ng simbahang tama, CCF, GCF, VCF. Gayahin natin ang GCF, gayahin natin ang VCF, gayahin natin ang CCF. Sa halip na gayahin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia bilang iglesia. Kakalungkot. So the church needs to measure success in a ways others than simply by how many people attend its services. The measure of success for a church needs to be the impact that it is having in people's lives. Not in numbers. Alam niyo po mga kapatid, kapag maliit ang simbahan, isine-celebrate ang victory ng mga kapatiran. Hindi po ba? Kapag maliit ang simbahan, isine-celebrate natin ang kasalan. Kasi magkakakilala bilang community. Kapag malaki, who cares? Kasal ng anak mo, who cares? Binyag ng anak mo, who cares? Birthday mo, who cares? Yun ang ayoko pang mawala sa simbahan. Yun ang ayoko po mawala sa pinaglilingkuran kong simbahan. Hindi ko po isasakripisyo yun sa growth na pinapangarap ng marami. Gusto ko pa rin po na ang buong community ng simbahan ay magkakakilala bilang mga magkakapatid. Imagine mo, parang yung simbahan inaatinan nyo, hindi nyo alam. Dahil sa sobrang laki. Tapos si pastor, hindi ka nakilala. Paano kanya pagpapastoran? Sa pulpito, isang oras every Sunday. Kaya mga kapatid, mahalaga pa rin yung ang pastor ay nakapagmi-ministeryo sa kanyang mga tupa. Kay mayaman, kay mahirap, kay anong antas mo sa lipunan. Hindi yung si pastor ay dadalaw na lang ng dadalaw doon sa alam niyang pag-uwi niya ay may malaking iaabot na sobre sa kanya. At hindi magdadadalaw at hindi magpupunta dahil alam na ikaw ay mahirap. Kayong mga nasa G12, kayong kabilang sa G12, na nando sa barong-barong ang inyong bahay, kailan kayo dinalaw ng pastor ninyo? Pero tanongin mo si pastor kung nadalaw na yung milyonaryong miyembro nyo. Maniwala ka sa akin, baka linggo-linggo nandun si pastor nyo at nananalangin sa lahat ng okasyon ng buhay ng mga milyonaryong ito. Pastor Ruel, mapanghatol ka naman eh. Sabihin nyo na lang po sa akin kung hindi totoo ang sinasabi ko. Now, what constitutes impact? I want to conclude this study with a very important point. I realize that it would be possible for someone to interpret this teaching or this message na ginagawa ko ngayong umaga bilang opposition sa church growth. Bilang oposisyon sa numero. Maring isipin ninyo, ayaw mo pala ng numero, pastor. Ba't mo nandito ka sa Pilipinas? Ganyan ka rin. Gusto mo growth. Naging general evangelist ka pa rin naman. Mga kapatid, gaya ng binanggit ko, hindi ako kontra sa numero. Kontra lang ako doon sa paraan na ginagawa
ng mga simbahan, maabot lang ang numero. Lalo na mga kapatid doon sa pagkakataong isasakripisyo ang doktrina at aral ng simbahan para lang sa numero. May isang pastor na kinausap at ang sabi ng pastor, mahalaga po ngayon ay ating pag-usapan ang kahalagahan ng ating doktrina kasi po meron tayong doctrinal crisis ngayon. May mga pastor tayo na hindi malaman ano po ba ang ating tinitindigang doktrina, ano po ba ang ating pananampalataya. Ang sagot ng pastor na ito doon sa nag-i-inquire, kung atin bang titindigan ang doktrina, maaabot ba natin dyan ang 1,000,000? Nang narinig ko po ang bagay na ito, nalumo ako, sapagkat yung mga tagapagtanggol dapat ng doktrina, silang nagpapaliwanag ng doktrina. Silang mga dapat naninindigan sa doktrina. Wala nang pagpapahalaga rito dahil ang importante sa kanila, numero. Numero. Ang doktrina kapag hindi makakaabot sa hinahabol na 1,000,000 ay non-essential. But I would like to tell you this, my dear brothers and sisters. Doctrine is essential. Theology is essential. It is not a minor thing. Tandaan po ninyo mga kapatid, kami po dito sa Canada, we uphold the Reformed Theological View. Hindi na po kami kayang pabalikin kahit na ano pong gawin sa isang simbahan na hindi nakatindig sa Reformed Theological View. Before, the issues of Canada is about leadership. It's about constitutional rights. Ngayon, wala na kaming pakialam doon. Hindi na yung issue sa amin. Ang issue ng Canada is doctrinal. At hindi na kami pwedeng bumalik dahil kami ay nag-a-uphold sa doktrina ng simbahang aking nakilala na hindi na tumitindig sa doktrinang dati niyang tinitindigan. Yun po ang aking stand. So, churches need to be concerned about winning people to Christ. Walang question dyan. Let's do evangelism. Humayo tayo, mangaral. We need to have passion for reaching out into our communities with the gospel. The problem is that most churches, even the large one, aren't growing because they are successfully reaching people in their communities, but because they are successfully attracting, they are not reaching people to their communities. What they are attracting are the churches in the communities. Ulitin ko, dapat po ang trabaho ng simbahan ay mangaral ng ebanghelyo, abutin ng gospel ang mga communities. Pero itong mga church growth movement na ito, they are not doing that. Obserbahan po ninyo kung ano ginagawa ng mga church growth movement na ito. Kinukuha lang nila at ang ina-attract nila ay ang mga mananampalataya na nandun sa maliliit na simbahan at ito ang ine-engganyo nila. Ito po ang ini-engganyo nila. The one thing that most large churches do really well is to provide the kind of programs that attract Christians to their churches. I'm not saying that they are doing it intentionally. Maaring hindi naman intentionally. Pero ang punto rito, kapag naimbitahan na ang mga miyembro mo at mahinahina sa Hillsong, anong nangyayari? Yung mga nakapunta sa Hillsong, wala na, hindi na alis doon. Doon na sila. Bakit? Saya naman kaya doon. Kaka-enjoy naman kaya doon.
Pag nakapunta sa CCF, CCF na yan. Saya kaya doon. Kaya yung mga miyembro mo, iiwanan ka dahil maa-attract sila sa alok ng mga simbahang ito. If a survey were done of the people who attend, they would find that the largest majority of the people from these mega churches, they came from the small evangelical congregations. The sad thing is that when the focus is on numerical growth, then drawing people away from other churches becomes a good thing. Yung pang bingwitin ng bingwitin, yung mga nasa maliliit na yan at dalhin dito, ay magiging tama. Ngayon, itong sa takot nitong mga simbahan naman na makuha yung mga miyembro nila, gawa tayo ng paraan para wag makuha miyembro natin. Nadadala na ang mga miyembro natin. Gawa tayong paraan. Ano pong gagawin nilang paraan ngayon? Sa halip na turuan ng doktrina ang mga miyembro ito para hindi magsigaya na magsigaya, para hindi pumunta roon, anong gagawin? Gagayahin na lang sila. If you can't beat them, join them. At least, yung mga miyembro natin di naaalis kasi yung nakikita nila ron, makikita na rin nila dito. Kaya mga pastor, magpapakajologs. Yung pastor doon, nakamaong pang nagsesermon, nakamaong na rin ang pastor, gagayahin nyo. Naka-t-shirt, Sunday, gagayahin nyo. May testimonies ng mga emotion, gagayahin nyo. Nag-iiyak ang mga pastor nang wala naman luha, gagayahin nyo. Lahat ng pwedeng gayahin, gagawin nyo. At ang model, hindi na ang New Testament Church. Ang model for church growth o for church ay ang CCF, VCF, at ang katakot-takot pa ng mga F na yan. Amen? So, a focus on numerical growth tends to produce bad theology. And bad theology produces a faulty vision for what a church should be. Ano focus ng simbahan niya? Pera? Growth for money? Ikapu? Offering? Ano focus? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po rito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. Manalangin po tayo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa oras na ito ay naiengganyo kami ng mga turo ng Church Growth Movement, kahit isakripisyo namin ang doktrina at ang aming pananampalataya. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nadadivert ang aming mga atensyon sa pagsunod sa mga makabagong pamamaraang ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Ikaw ang maluwalhati ng mga kapatiran sa panahon ng mga pagsamba. Ikaw ang maparangalan ng iyong simbahan, regardless of how many we are in worship. Tulungan mo kami na ang aming mga focus bilang mga pastor ay nakatuon sa pagsunod sa iyo at pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo sa halip na sa pagpaparami lang ng bilang. Naniniwala kami, Panginoon, na kung lanaisin mo, ikaw ang magdadala sa amin ng mga kaluluwang aming aalagaan. Ikaw ang magbibigay sa simbahan ng iyong mga tatawagin para sa kaligtasan. Ikaw ang magbibigay ng mga tupang aming aalagaan. Tulungan mo, Panginoon, ang mga pastor na magkaroon ng isipan katulad mo.
ng ministeryong katulad mo. Ilagay mo sa puso namin, Panginoon, ang maging tapat sa iyo. Saan man kami ilagay na destino o anuman ang aming ginagawang paglilingkod. Maraming marami pong salamat, aming Ama. We give you all the glory and we would like to ask you to bless yung aming mga kapatid na nasa karamdaman, dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, mga nakararanas, Panginoon, ng kahirapan, kakulangan, yung pong mga nasa panahon ng kalungkutan sa pagpanaw ng mahal sa buhay, itinataas po namin sila sa iyo. We are praying for Afghanistan right now. May isang kapatid po kami roon, ang kapatid na Emong Presa. Tulungan mo po siya roon, Panginoon, ingatan at pagkalooban mo siya ng proteksyon. Sa nangyayaring kaguluhan doon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Naniniwala kami na wala namang nangyayari nang hindi ayon sa iyong palatuntunan. Ang mga kapatid ko po na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa, pakinggan mo po ang kanilang mga pagdaing. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga pagpapasya. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mahaba ng buho ko. Nagugusot na, mga kapatid. Babatian po tayo ngayon. Hindi ko na po iahatid yung aking panganay. Pinadala ko na po yung kotse. Lagi po ako nahuhuli. Hindi ko na kayo nababate. Magandang araw, Pastor Darrell Paredes ng Liduk, Ate Paz de la Cruz, Nani Belen Olaes. Magandang araw, Pastor Anver Bawar. Sabi niya, nakakalungkot lang talaga na marami ng UNIDA members na napunta sa CCF-BCF dahil nahinaan sa kanilang mga pastor. Magandang araw po, Pastor Michael Maynes. Nanonood din po siya. Pastor natin na po. At kapatid na Ana Marie Visto, magandang araw. Sabi ni Pastor Michael, natabunan na. Wala na. At Yoli Dipol, kapatid na Vanji Magnaye. Ayan. Pastor Anver Bawar, Ate Paz Mendoza. Hindi ko po mabasa, ang bilis nung takbo. Kapatid na Lay Presa, magandang araw. Pastor Jerry Eusebio, Ate Nene Enriquez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Mylene Villanueva, magandang araw. Sabi ni Pastor Anver, ginawang model ang CCF, VCF at iba pang mega church at nagpapamentor sila doon, tapos i-apply sa mga church na kanilang nadistinuhan. That's true. Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kuya Boyet Kerubin, Ate Yoli Kerubin, Ate Yoli, magpagaling po kayo. Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Tita Mayra Paredes Libertino, magandang araw, Tita May, sa mga kapatiran po natin sa Aristocrat, magandang araw po. Kapatid na Jacqueline Kamingal, ay nako, in love tong kapatid kong ito. Nakikita ko ang mga post nito sa Facebook eh. No? So, dalangin ko ang patuloy na pagsama ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Ito po, ang kapatid na Jacqueline. Kung ito po ay, kung papayagang mag-ordina ng pastor na babae, dapat to ordina ang pastor eh. Pero hindi po tayo naniniwala doon na talaga ang calling ng pagpapastor eh, para po sa mga lalaki yan. Ate Tele Hernandez, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at si kay Kuya Chirit. Kay kapatid na Maribi Frias, magandang araw po. Kapatid na Philip Punsalan, magandang araw. Kapatid na Ernel Advincula, Pisa Ernel, magandang araw. Ganun din po kay inaanak ko si Oswald, Brother Oswald Luarca. Kapatid na Jasmine Lucero, Ate Delia Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Belated happy birthday po pala kay Kuya Ban. Magandang araw po sa inyo, Ate Del. Ganon din po kay Ate Ellie Fernandez, Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po. Nanay po ito ni Pastor Raymond, magandang araw. Kuya Eric Maynes, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Pastor Anver, salamat po Pastor Ruel, relate na relate po talaga ako. Nakakahiyaman aminin na biktima din ako ng ganyang strategy noon. Salamat po Pastor Anver, hindi lang po ikaw, lahat tayo na biktima niya. So magandang araw po Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Elizabeth Sanchez,
Kuya Nicandro Sarinas, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, magpalakas po kayo, magpagaling po kayo, at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Jimmy Ramos, ayan, pinsan ko po ito si Jimmy. Ganon din po kay Pastor Rainier Herodias. Salamat po sa inyo. Ah, nasa Doha na si Emong. Salamat naman sa Panginoon. And praise the Lord. Ganon din kay Honey Marquez. Magandang araw sa iyo, kapatid. Hindi ko alam kung naging Japonisa ba ito. Si, hindi naman Honey pangalan nito eh. Si, ano pangalan ito? Kapatid, nag-aaral to dati sa UBS. Naalala ko to eh. Si, ano ba pangalan nga nito? Sa Honey, si Honey. Ayan. Kuya Emil Serrano, magandang araw po. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Marami pong nanood sa atin ngayong araw. So, yan. So, thank you po for watching. Magkita-kita po ulit tayo bukas po. Si Jenny! Ayan, si Jenny. Jenny Marquez. Ayan. So, Jenny, kumusta? Pagpalain ka ng Panginoon. At, ano ba to? Ah, si Esther po may sakit. Nasa ospital. Akala ko si Ate Evelyn. Sorry po. Sama po natin siya sa prayer. Ayan mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas-bukas. Talakayin pa natin itong church growth movement na ito. Yung short history kung paano ba nagmula ito, paano nakarating sa Pilipinas. At para makita natin na ito po yung phenomenon at controversy at the same time na kung saan ito na po yung tinatakbo ng maraming mga simbahan ngayon. So, see you tomorrow mga kapatid. God bless!